Sinasabing ang mga hayop, kapag itinuring na parang isang tao, ay natututo umanong kumilos at mag-isip na parang taong tulad din natin. Ganyan ang ginawa ng pangunahing tauhan ng ating kasaysayan na si Fermin sa kanyang mga alagang daga. Subalit ang mga hayop daw ay para ding tao. Kapag pinagmalupitan natin, natututo din silang maghinanakit, mapuot, at pumatari. Ano kaya ang ginawa ng mga alagang daga ni Fermin sa ating kasaysayan ngayong gabi? Tunghayan po natin kung papaano naganap ang lahat. Hindi kami dilim na galingan si Fermin. Bakit mo naman nasabi yan? Eh kasi nung minsan nabutong siya eh. Kinakausap yung mga alaga niyang daga. Nakakausap lang pala eh. Kahit ako, kaya ko rin kumausap kahit sa ahas pa. Ang masama eh, kung sumagot yung ahas. Doon nga ako hanga sa kanya eh. Bakit? Sumagot ba yung daga nung kausap niya? Hindi nga, pero sumusunod sa kanya. Ano? Oo, parang tao niya nautusan ng mga alaga niya. Nautusan ha? Baka gulugulo mo lang yun. Totoo sinasabi ko, pare. Maniwala kayo sa akin. Honey. Huwag ka masyadong magpapakubusog sa gabi, Fermin. Nag-iisa ka pa naman sa inyo. Eh, baka mamaya bangunguting ka, ni walang bigising sa'yo doon. Ay, kaya naman sinasabi ko na sa'yo, magtana na tayo. Di ba, matagal na kata ni Yaya. Sumama ka na sa bahay ko, Mina. Mula nung namatay ang tatay at nanay, wala na akong makasama doon. Nalulungkot ako. Konting tiis na lang, Fermin.
asasaan na magpapakasal din naman tayo, di ba? Yun nga lang, hindi nga lang pwede kong taong ito. Dahil magsusukob kami na ate ko. Hanggang ngayon ko ba naniniwala ka pa sa mga kasabihan na ganyan? Ay, Mina. Dr. Min, nahina ka pa yata dito. Hindi mo na ba ako bibigyan ng pagkakataon makausap na si Mina? Ha? Lando, bisita ko si Fermin. Bukod doon, kasimpangan ko na siya. Kaya wala kang karapatang bastos na nabisip ako. Ba? Bisita mo rin ako. At hindi pa kayo kasal. Kaya may pag-asa pa ako. Di ba, Mina? Uy! Umapalag ka lang. Hindi lahat ang araw ko sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Kawawa ka naman. Parang hindi niyo ako titigilan, ano? Oras na para turuan ka ng leksyon. Susunod, pag hindi ka tumigil kay Mina, tatabunan na kita ng lupa. Siguro naman magtatanda ka na. Tara. Nakikita niyo ba ito? Ha? Hinarang ako kanina. Pinagugulpi ako. Pinagtulong-tulungan. Ang demonyo talaga yung daan ko ngayon. Pero hindi ako papayag na magpapis sa kanila. Kailangan makaganti ako. Naintindihan ba ninyo ako? Ha? Naintindihan ba ninyo ako? Ipaghiganti ninyo ako. Kailangan makaganti tayo. Ako to sa atin ang gagong yun. Sa bugbog na inabot na sa atin, pag bumalik pa siya kay Mina, matapang na siya. Mukhang marami-rami na naitumba natin bote. Pahinga na tayo. Teka muna, kayong dalawa, dito na kayo matulog para may kasama naman ako.
Eh? Well, Raj. Ubusin natin to. Mukha magalit si Fred eh. Hindi pare. Atin to eh. Happy happy na ito eh. Pwede ba? Hindi. Sa akin, gantihan ninyo ako. At bilang gantipala, bibigyan ko kayo ng masarap na hapunan. Huwag kayo mag-alala. Meron pang isang gantipala. Dahil sa nilulungan ninyo ako, siguro ngayon eh, maaari ko na kayong pakilala.
Papakilala ko kayo kay Mina. Huwag kayo maingay. Huwag kayo matakot kay Mina. Si Mina, kaibigan ko, kasintahan ko. Ha? Aalagaan niya kayo. Mamahalin din niya kayo. Dahil mahal niya ako eh. Teka muna, teka muna. Bakit ba ayaw niyo parang maniwala sa akin? Kaibigan si Mina. Kasintahan ko. Hindi siya kaaway. Huwag kayo matakot. Masumang spirit dito. Pati ba naman ikaw naniniwala sa ganyan? Mabuti pa tumawag ka na ng ambulansya. Yes, sir. Halos wakwak ang mga nila, pare, dahil sa kagat na mamumuting pangin. Di ba yan si Lado, yung karibal ni Fermin kay Mina? Oye, ba't mo naman nasabi yan? Eh, kaya nung nasabi ni Mumay sa atin isang araw. Ngayon si Fermin, eh, may mga alagang daga. O ngayon, pinakausap niya parang mga tao. Hindi kaya ang pumatay kina Lando yung mga alagang daga ni Fermin? Eh, ba't naman papatay ng mga alaga ni Fermin si Lando? Oy, di ba? Kailan lang binugbog niya na alaga ni si Fermin? Hindi naman siguro. Mabait yan si Fermin. At si Lando, maraming atraso yan. Maaaring ang pumatay sa kanila yung mga inatraso ni Lando. Kaya hindi pwedeng magawa ni Fermin yan. Ewan natin. Pwede kung ganun na mangyari. Ayan talaga ang buhay, Mina. Kapag ka lagi man tinanim mo, langid din ang aanihin mo. Pero ilang araw na rin nakakaraan na. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung sino pumatay sa kanila. Mahal kita, Fermin. Alam mo naman yun, di ba? Hindi na rin naman ako naiiba sa'yo. Gusto ko lang masiguro. Walang makakaalam. Ililihim ko. Anong ililihim? Anong ibig mo? Anong naman sa isip mo? Fermin, magtapat ka sa akin. Wala ka bang kinalaman sa pagkamatay nila? Kilala ang grupo nila ang Domina. Mga tarantado, mga patapon. Mga armado. Ang dami-dami nila eh. Miski ako mag-isa, gusto kong gumanti sa kanila, hindi ko makakaya. Imposible yung mangyari yun. Itatanong lang naman ako eh. Naiintindihan kita. Siya nga pala, meron akong konting... Huwag kang alis dyan, ha? Dala mo. Eto. Dinala ko para sa'yo. Para sa akin? Oo. Sa isang buwan pa birthday ko eh. Mga alaga ko sila. Mga kaibigan ko. Kapag kakasal na tayo at naninirahan na tayo sa isang bahay, tutulungan kanila, Mina. Aalagaan kanila. Pagtatanggol kanila kahit kanino, kahit saan. Nasa loob sila ng kahon? Nasa loob. Teka, sa liit nilang yan, kaya nila ako ipagtanggol kahit na kanino? Bueno, ikaw na humusga.
Buksan mo mga alaga ko. Sige. Fermina, ano ba naman yan? Ang babaho niyang mga tagang yan. Ilayo mo yan sa akin, bilis. Itapos mo na yan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa mga alaga ko. Mahal ka nila. Di ba pagtatanggol ka nila? Fermin, alam mo ba na mababaho ang daga? Eh, nakakalasot pa ka ganyan, ha? Fermin, gusto mo ba na pati tayo patayin yan? Ba't ang papatayin nito? Eh, kaibigan nga natin ito, eh. Alaga ko. Pagtatanggol ka nila, Mina. Makinig ka naman. Fermin, sino ba naman maniniwala sa mga sinasabi mo? Iba kami ang pagkamalampang iba na nasisiraan ng bait. Kaya pwede ba, Fermin, itapon mo na yan? Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa alaga ko, Mina. Mahal ka nila. Peste yan, Fermin. Peste yan. Kaya pwede ba itapon mo na yan? Huwag nyo ituloy yun. Bigyan nyo naman siya ng pag-asa. Si Mina, mahal niya ako. At mamahalin niya din kayo, matututunan niya yun. Sige na naman. Huwag kayo magtatanong ng galit, ha? Tandaan ninyo, si Mina ang kabuuan ng kaligayahan ko, ha? Alam ko masama ang loob ninyo sa ginawa niya kanina. Pero hindi niya sinasadya yun. Hindi niya sinasadya yun. Please lang, alang-alang na sa akin. Yun ang gawin yung binabalak ninyo. Eto ah, usapang magina ito ah. Psst, makinig kayo dyan. Ayaw na ayaw kong gaganti kayo kay Mina. Makinig kayo rito. Gusto ko, magpakabait kayo, ha? Huwag Diyos ang gagantihan, alang-alang sa akin. Naintindihan niyo ba ako? Sinabi ko, hindi pwede. Kaibigan ko siya, kasintahan ko. Hindi niyo siya sasaktan, ha? Naintindihan ba ninyo ako? Naintindihan mo ako? Makinig ka, naintindihan.
bigla, may nangyari kay Mina. Saka na lang sa kanila magawa ko ang life, patay na. Ba't kailangan mangyari sa ito? Si Mina, tapos kukunin pa ninyo sa akin. Dapat lang sa inyo mamatay na.
Patawarin mo ako, mahal ko. Ako may kasalanan eh. Pero naipagiganti na rin kita sa mga alaga ako. Kasi ikaw eh, sinaktan mo rin ang kalooban nila eh. Inuulit ko, patawarin mo ako, Mina. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako. Kasi may kasalanan eh. Sinunog mo mga kasamahan ko. Kasi ikaw eh. Kaya yan. Kailangan kong gawin to. Inuulit ko. Patawad, Fermin. Patawarin mo ako. Nag-alaga ng sarili niyang kamatayan si Fermin. Tinubok siya ng mga ito hanggang sa siya ay masunog ng buhay. Kayo po, baka kayo'y may mga alagang hayop tulad ni Fermin. Halimbawa'y dagarin. Mag-iingat kayo at baka kayo'y matulad sa kanya. Baka ang katabi ninyong pinakamamahal ninyong alagang hayop ngayon habang nanonood sa amin ay siya palang magbibigay sa inyo ng malaking na wakas.
Naway nakapag-iwan ng munting aral ang aming kasaysayan sa inyo ngayong gabi. Muli, pansamantala po akong magpapaalam upang subaybayang muli ang bawat kasaysayan ng tao sa daigdig upang mailalako sa aklat ng kamatayan. Maraming salamat sa inyong lahat.